Magandang tanghali po sa ating lahat at magandang umaga din po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po sa Ama at tayo'y tinipon muli upang pagsalusaluan natin ang mga salitang banal para sa kabusugan ng ating mga kaluluwa at kagalingan ng ating mga katawang lupang may mga karamdaman. Pero, at subalit po, pasubali po na habang po tayo'y tinawagan ng Diyos, tinipon sa dakong banal na to, kailangan po bawat isa ay linisin natin ating mga puso at kaisipan, ang ating mga dalahin sa buhay, mga kapahintulutan, mga pagsubok, pagdalisay, iwaksi po natin lahat muna habang tayo'y nandirito sa banal na dambana. Amen po ba? Bago ko po simulan po ang pagsalusaluwa natin, ibibigay ko po sa iyo isang awitin ay pagkakalob sa atin ng kapatid ko si Myrna. Sa tuwi na Ama, unang sambit ng labi ko ay pasasalamat at papuri sa iyong walang hanggan sa bawat sandali, bawat oras at araw na niloloob mo na kami ay gamitin mo sa iyong kabanalang gawain. Karampot mang pag-aalay, nawa kami iyong kalugdan at maging kalugod-lugod sa iyong banal na Espiritu. Muli po Ama, pawang kahilingan, mangunak at maghari, kanino man sa aming magkakapatid, natuwirang gagamitin mo sa dakilang araw na ito. Amen. Buhay po ang Diyos. Paninimulan ko daw po sa isang awitin bago magbigay ng tema ang ating mahal na kapatid na si Alan. Subalit bago ko po tuwirang awitin, di pa man po siya naglalahad ng kanyang temang ibinigay ng Diyos. Isa po ako sa kaukulang nahambing po sa tupang ligaw sa dating buhay. Eh ngayon po, ayoko na pong sabihin. Bagamat nandun pa po yung unti-unting kahinaan, abay, angkinin na po natin na tayo po eh hindi na naliligaw. Di po ba? Sapagkat gaya po ng pagparito natin sa bawat araw sa dakong ito, mapalad po tayong lahat. Wala man ang ating mahal na apo bilang kinalugdan at ginamit ng Ama na magpastol sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ay naririto tayo, mapalad po tayong lahat. Amen po ba? Hindi pa po ako makapagbahagi sapagkat ala pa po siyang binibitiwan. Hindi lang po matutulan ang puso ko yung sabihin po sa inyong lahat na isa ako sa tupang ligaw sa aking nagdaang buhay. Kung kaya't ako'y naririto ngayon, sa kapangyarihan at kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos na buhay, ako po ay inakay sa dakong banal na ito. Isa sa kanyang pinangangalaga ang tupa sa kanyang ubasan. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Salamat po, Ama. Malapit na naman lumubo ang araw, dilim ng gabi darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y di mo na mamalaya. Sa bawat sandaling darating at papanaw, ang buhay mo'y tila parang kulang. Kaya man
asawa. Wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang likaw. Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalaya. Sa bawat sandaling darating at papanaw, ang buhay mo'y tila parang kulang. Kaya manalat lahat ng kalayawan. Wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kaya mananat lahat ng kalayawan. Wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kaya mananat lahat ng kalayawan. Wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang likaw. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang likaw. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang likaw. 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 Salamat po, Ama. Napag tanto po ba nyo, bakit unti-unting hindi na ninyo marinig yung tupang ligaw sa bandang wakas? Naligaw na po yung tupa. Hindi na marinig ng Ama. Hindi na siya marinig. Kahit siya'y nagsusumakit na magbalik, hindi na siya marinig. Subalit, kung patuloy tayong mananawagan sa Ama, magpapakatotoo sa Kanya, walang maliligaw na tupa. Lahat ay ipipinpin niya at kakalungin niya sa kanyang magandang himlayan. Magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po kapatid sa magandang awitin. Kaya po pinumpisan ko po yung awiting tupang ligaw kasi po yung ibibigay ko pong pagsalusaluwa natin ay ikaw rin ba isang nawawalang tupa ng ating Panginoon? Amen po ba?
palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Ako po, sa dati po, ako'y talaga pong nawala din sa landas. Nakalimot din sa ating Panginoon. Dahil po sa angking karunungan, angking talino na inano ko sa sarili ko na ako'y talagang mabubuhay sa sarili kong kakayanan. Kaya po nagsakripisyo, nagsumikap na maghanap buhay. Talaga palang hindi karapat-dapat ba yung ganun. Kailangan pala talaga na ang Diyos ang maghari at manguna sa buhay natin sapagkat ang lahat ay pahiram lang sa atin, higit sa lahat ng buhay natin. Hindi po ba? Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Bago ko po palawakin ating tema, ibibigay ko po ang ating Mami Beth Chico. Salamat pong muli aming dakilang Ama sa araw na ito. Panibagong pag-asa sa amin ay ibinigay mo. Batid mong nilalaman puso't kaisipan ng bawat anak mo. Nawa anumang kabigatan, pag-aanin mo ito. Nawa anumang kalumbayan, siglan mo sila ng kagalakan. Nawa anumang kahinaan, kalakasan patuloy mong ibigay. Batid namin, Ama, dinadama ng bawat puso't kalooban ng bawat anak na inakay mo. Naway puspusin mo sila ng kagalakan at ipadama mo sa kanila ang ganap na pagmamahal mo. Amen. Sabi ko po, ano ba yung ibabahagi ko? Parang kahapon at nung nagdaang mga araw, parang makakaugnay yung tema. Amen po ba? Kung natatandaan niyo po kahapon, pinaliwanag ko po sa inyo kung paano inihambing ko ang aking sarili sa dati kong buhay na para akong isang tupang ligaw, hindi malaman kung saan tutungo, pilit na ginagamit yung kalakasan ko, yung talino ko para mapaunlad ko yung sarili ko at nang dahil dito, lalo akong nagkaligaw-ligaw. Subalit salamat sa Ama, hindi niya ako pinabayaang maligaw ng lubusan sapagkat dumating ang punto ng buhay ko na inakay niya ako at ako'y dinala niya sa banal na lugar na ito upang mapagtanto ko lahat ang aking mga kaligawan. At salamat sa Ama, hindi naman niya ako binigo sa pamamagitan ng mga aral na napakinggan ko sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ito ang nagbigay sa akin ng liwanag upang ang tuwid na landasin ng buhay ay aking matahak, hindi man ganap. Subalit ang mahalaga, alam ko na kung ano yung tama at mali, at mula dun sa kamalian, ako'y makatayo upang matuntun ko ang landasin ng buhay patungo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po kung ano po yung malakas makapagpaligaw sa bawat isa sa atin. Yung sobra nating pag-iintindi sa buhay. Amen po ba? Sa kagustuhan nating umasenso yung ating buhay, hindi pala natin alam na sa pagpupunyagi natin na tayo ay makamit yung ninanais natin sa buhay natin, tayo pala ay naliligaw na. Bakit? Sapagkat ginagamit natin yung sarili nating kakayahan. Ginagamit natin yung sarili nating lakas. Ginagamit natin yung sarili nating talino na hindi natin isinasama ang Panginoon sa lahat ng ating mga plano. Amen po ba? At nang dahil wala ang Panginoon sa bawat plano na pinaplano natin para sa ating buhay, doon na po tayo naliligaw. So ano po ang ibig kong sabihin? Hindi masama ang mangarap. Amen? Ang pangarap ay libre. Libre daw po ang pangarap. Ang mangarap sa ating buhay upang tayo umasenso. Kaya lamang, anuman yung plano na pinaplano natin sa ating buhay, dapat laging kasama natin ang ating Panginoon. Huwag nating panghawakan ng sarili nating lakas at talino. Sapagkat ang talino ay nawawala, ang lakas ay napaparam. Subalit ang pagkalinga ng Ama, maging close lang tayo sa Kanya kailanman
tayo ay kanyang gagabayan. Mga kapatid, ang nakapagpapaligaw sa atin, katulad nga ng sinabi ko eh, yung mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Pag hindi pa natin kilala ang Ama, pag nag-strike ang problema, ang nangunguna agad sa atin ay yung pag-iinit ng ulo. Amen po ba? Pag marami tayong problema, natatangay tayo ng init ng ulo natin. Kaya, wag mong matatanong lang, nakasinghal agad. Sabi ko nga, para tayong aso na naninghal sa ating kapwa-tao. Tandaan po natin, mga kapatid, anuman yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, anuman yung mga problemang dumarating sa buhay natin, sanhi ng mga karamdaman, problema sa kabuhayan, problema sa anak, problema sa asawa, kapag nanangan tayo sa ating sariling lakas, mababaliw tayo. Sapagkat walang makakaresolba ng lahat ng ito, kundi ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mo bang pagbaguhin ang ugali ng asawa mo na mahirap pakibagayan? Hindi po. Mauubos ang utak mo. Hindi siya mababago sa kaparaanan mo, lumuha ka man ng dugo. Ganon din naman ang mga anak natin na nagbibigay sa atin ng pasakit. Mauubos ang lakas natin, mauubos ang utak natin upang sila'y magbago, subalit bilang tao, hindi natin sila kayang pagbaguhin. Sino lamang ang may power para sila ay magbago? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Dumulog tayo sa Panginoon, subukan po ninyo. Kung sino man po yung nagbibigay ng pasakit sa kalooban ninyo, dumulog po kayo sa Kanya. Kung kayo'y magiging matapat sa ating Panginoon, ano nga bang kahilingan ng tapat na anak niya ang hindi niya pakikinggan? Ito po ay napatunayan ko na sa maraming pagkakataon sa aking buhay. Dumating po sa punto ng buhay namin na kumu nakatira kami sa isang compound, nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan dahil lamang sa right of way. Alam niyo po, yan po eh, mga walang kakwentang-kwentang bagay para magkawatak-watak ang pamilya, para magkawatak-watak ang magkakalahi. Subalit, bakit po lagi yung pinag-aawayan? Yung right of way na yan. Yung tulo ng bubong, tubig sa bubong na dumadaite o pumapatak doon sa katabing bakuran, pinag-aawayan po iyan. Pinag-aawayan po sa amin ng right of way. Talaga po namang para silang mga armalite na nagbubugahan ng apoy. Nakikiusap ako sa kanila na tumahimik, magpakabanayad, at pag-usapan ng matiwasa yung problema, hindi po ako pinakinggan. Alam niyo po kung ano yung ginawa ko. Pumasok po ako sa loob ng bahay namin. Lumuhod ako sa harapan ng larawan ni Divine Mercy. Hiningi ko po na sila ay magsitahimik at magpaliwanagan ng maayos. Purihin ang Ama. Wala pa po akong 3 minutong dumulog sa Kanya. Paglabas ko po ng pintuan ng bahay namin at ako'y nagpunta doon sa lugar na kung saan sila nagbabalitaktakan, nagulat po ako. Para po ba silang apoy na nagliliyab na binuhusan ng tubig? Kaya sabi ko po, purihin ang Ama. Kumilos siya. Yan po yung sinasabi ko. Ginawa ko yung magagawa ko, wala akong nagawa. Subalit nang dumulog ako sa Panginoon, pinakinggan yung paninikluhod ko sa Kanya, kumilos siya, napakabilis ng pagkilos niya. Sa loob-loob ko, nasaan yung mga taong nagtatalo-talo dito kanina? Nung pala, yung mag-ina, pumasok na sa loob ng bahay. Yung isa naman, sumakay na sa tricycle. Kaya nagulat po ako kung bakit paglabas ko, parang walang nangyari. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ganyan lang po talaga ang takbo ng buhay. Yan po ay kaparaanan ng Ama upang magbalik loob tayo sa Kanya kung tayo ay kumilala ng ganap sa Kanya. Alam niyo po, sa pakikibaka natin dito sa ibabaw ng mundo, hindi po maiiwasan na dumating ang mga problema sa buhay.
ang mga pagsubok sa buhay na kung minsan ay parang hindi na natin kaya. Dumating po ba sa punto ng buhay ninyo na parang hindi mo na kaya? Na ang sabi mo, Diyos ko, hindi ko na po kaya. Tulungan niyo po ako. Maganda po kung ganyan ang sasambitin ninyo at hindi kayo magmumura. Mga kapatid, ganito lang po talaga ang buhay ng tao sa mundo. Iba't ibang klase ng problema ang dumarating sa atin. Kuminsan, hambing sa ulan, parang patak lang ng ulan. Napagtigil ng patak ng ulan, pawi na yung problema. Kung minsan, ang bigat ng problema, parang signal number one na bagyo. Medyo malakas ya, may kasamang hangin, subalit, napapawi din naman. Kung minsan, parang signal number three, lakas ng dating ng problema sa atin. Parang hindi mo na kaya kung saan ka magtatago, parang malutas na lang yung problemang to. Subalit, napapawi din naman. Amen? Minsan po, parang super typhoon ang dating ng problema sa atin. Napakatindi, napakalakas ng dating ng problema. Subalit, napapawi din naman. Meron po bang bagyo sa habang panahon? Meron po. Meron po bang bagyo na mula Enero hanggang Disyembre? Bagyo? Wala po. So, hambing din po sa buhay natin, sa mga problemang pinagdadaanan natin. Hindi naman yung problemang pinagdadaanan natin ay mula Enero hanggang Disyembre. Humuhupa din naman ang bagyo. At sino ang magpapahupa? Hindi bagat ang ating Panginoon. So, ano man yung problemang pinagdadaanan natin sa buhay natin, mga kapatid, magpakatatag lang po tayo. Sapagkat sa bawat problemang darating, mararamdaman natin ang pagkalinga ng ating Panginoon upang ito'y mapagtagumpayan natin. Alam niyo po, nang maakay po ako sa banal na lugar na ito, ang pagtanggap ko po sa mga problema, hindi ko na po siniseryoso. Sapagkat naniniwala po ako na sa bawat pag-strike ng problema, kasama ko ang Panginoon na siyang tutulong sa akin upang ito ay maging magaan. Kaya po dapat, huwag tayong patalo, huwag tayong padaig, huwag tayong padaan sa init ng ulo, sa galit, sapagkat hindi tayo magtatagumpay. Subalit, tawagin natin ang Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng kalutasan lahat ng problemang pinagdadaanan. Pag nakatulog kayo, bukas pala, tapos na yung problema ninyo. Alam niyo po, ang nararamdaman ko ngayon, wala naman pong taong walang problema. Amen po ba? Subalit ang pagtanggap ko, magaan na, para na lang hanging dumadaan. Hindi na katulad nung dati na hindi ako nakakatulog, hindi ako nakakakain, mainit ang ulo ko, kaya pala ako nagka-migraine, kaya pala ako nagka-vertigo, dahil hindi po pala tama yung approach ko sa pag-solve ng problema. Sinosolve ko sa sarili kong kakayahan, hindi ko ibinibigay sa Panginoon. Mga kapatid, nawa po ang maigsi kong pagbabahagi ay magbigay sa inyo ng inspirasyon na ganun pala yung tamang pagharap sa problema. Kung meron po tayong tinatawag na tamang paraan sa pagmamanage ng stress natin, meron din pong paraang tinuturo ang Panginoon para mamanage natin yung mga problemang dumarating sa buhay natin. Always think positive. Sa bawat dumarating sa buhay natin, mararamdaman natin ang kanyang pagkalinga at siguradong meron siyang dahilan kung bakit ang mga ito ay nangyayari sa atin. In most cases, ang dahilan niya para matuto tayong magpakatatag. Sapagkat kung hindi tayo matututong magpakatatag, ano man ang pinagdadaanan natin, pagka ang mga problema ay masyado nating sineryoso, diyan na po lilitaw ang iba't ibang karamdaman ng ating katawan lupa. Alam niyo po ang karamdaman ng katawan lupa, siguro po mga 30% lang yung na-acquire natin sa kapaligiran natin. Maruming environment, maruming hangin, siguro po mga 20% yung intake natin, yung mga kinakain natin na sabi nga po, wala na daw pong safe na kainin ngayon sapagkat karamihan ng mga gulay, isda, karne, e chemically treated.
Pero 30% man po sa kabaligiran, 20% sa food intake, ang 50% po na pinagmumula ng karamdaman natin ay yung mabigat lagi ang ating damdamin. Yung mga stress natin, yung hindi tamang pagmamanage ng problem natin, pag sobra tayong nag-iisip, apektado lahat, partes ng katawan natin, pati dugo, tubig, asin, sugar, nalikas na nasa katawan natin, nagsisitaas yan. Pag tayo nai-stress, pag tayo nagkakaproblema, wala pong makatutulong sa atin sa lahat ng ito, kundi ang ating Panginoon. Tandaan po natin, sa bawat pagsubok na dumaratal sa buhay natin, kasama natin ang Panginoon. At tatapusin ko po ang aking pagbabahagi. Tandaan niyo po ba yung istorya ng footprint in the sand? Yung bakas ng paa sa buhangin na nagtataka yung tao. Sabi mo, Panginoon, lagi tayong magkasama. Bakit ngayong mabibigat ang problema ko, iniwanan mo ako? Sapagkat kung kasama kita, dapat merong two sets ng bakas ng paa dito sa buhanginan. Bakit isang pair lang ng bakas yung nakikita ko? Nasaan ka? Bakit iniwan mo ako? Ang sabi ng Panginoon, anak, hindi kita iniiwan. Sa panahon na ikaw ay maraming problema at lugmok sa buhay mo, binuhat kita. Akap-akap kita sa aking mga piling. Kaya isa na lang set ng bakas ang nakikita ko. Iyan ay bakas mo. Wala ka ng bakas sapagkat buhat-buhat kita. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, napakabait po ni God. Walang hindi po siya ibibigay sa atin. Ba't hindi po natin nakakamtam? Bakit ganon? Tatlong ulit ng banyos, hindi pa ako gumagaling. Bakit ganon? Tatlong bana ako dito, hindi pa ako gumagaling. Huwag niyo pong tanungin ang ating Panginoon. Ang tanungin po natin ay ang ating sarili. Ano pa kaya ang kulang? Bakit hanggang ngayon hindi pa ako pinagagaling ng Panginoon? Baka po sabihin ng Panginoon, bakit, Lucila, 100% na ba ang pagtitiwala mo sa akin? May pagdududa ka na ako ang dakilang manggagamot mo, kaya hanggang ngayon hindi pa kita pinagagaling. Ano po ang ibig kong sabihin? Pag nagtiwala kayo sa Panginoon na siya ang pinakadakilang manggagamot na makagagaling sa inyo, bigay ninyo ang 100% ng pagtitiwala at ang kagalingang inaasahan ninyo, inyong makakamtam. Magbalik loob kayo sa Panginoon. Ano man yung mga kamaliang ginawa natin sa kabilang yugto ng buhay natin, sikapin na nating dumaan sa tuwid ng landasin. Sapagkat kailanman ang Panginoon hindi magpapabaya sa atin. Napakasarap po siguro na sa hinaba-haba ng paglalakbay mo sa mundong ibabaw, na iba't ibang problema ang pinagdaanan mo, pero at the end, nandun si God, hinihintay ka at sasabihin sa'yo, congratulations anak, nagtagumpay ka, hinanap kita, nakita kita, nagtagpo tayong dalawa, kaya mula sa araw na ito, ikaw ay yayakapin ko sa aking mga bisig at nawa, huwag ka nang mawalay sa akin. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami Bibit. Mami Bibit, sa binahagi mo sa ating mga kapatid, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. May napulot po ba kayo? Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay isang kapatid ko rin na alagad, si kapatid na Lando. O Diyos namang mga pangyarihan, taglay mi lahat ng bagay. Papuri ko'y ibinibigay sa magdamag mo patnubay. Nagkataon akong mamulat ang aking paningin, masilayan ang gawa mo.
maghari ka nawa Ama ko sa maghapong ito, sa kalooban at kagustuhan mo ang manguna sa damdamin at isip ko. Huwag sana ako bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo, kundi ikaw Ama ko ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Bago po ang lahat, ang ipong abang kapatid ay muling nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa pahupon na pong ito. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan, katotohanan ay ang Diyos ay buhay higit sa lahat sa kanyang mga anak na sa kanya'y nananalig at sumasampalataya. Amen po, Baron. Mga kapatid, sa unang buhay ko po, masasabi ko po, isa po ako sa napabilang na tupang ligaw. Sapagkat, ika nga po, ang buhay ko noon ay wala pong, ika nga masasabi nating walang angking kagalakan. Sapagkat, ang hangad ko lamang po noon ay makasanlibutan. Noon sa unang buhay ko, naroon po ako sa nakararating sa matustusan ko lamang po ang aking bisyo. Napakatagal pong panahon na ang aking kabiyak ng puso ay para siyang mayroong pasang kurus. Sapagkat sa aking pong pagkakaligaw, ang aking pong kabiyak ng puso ay nagkaroon ng nervyos. Sapagkat hindi po basta-basta ang aking bisyo. Ilang beses ko na pong sinasabi at inuusal sa dahong ito na ako po isang sabongero, sugarol, at higit sa lahat sumusunog ng pera sa pamamagitan ng paninigarilyo. Kumilos po ang ating Diyos na buhay. Ginamit po niya ang aking kabiyak ng puso. Nasa pamamagitan din po ng aking kabiyak ng puso, siya po ang umakay sa dahong ito. Kung kaya, sa pagiging tupa kong ligaw, unti-unti pong nabago ang aking pong pananaw sa buhay. Sapagkat ito po sa tuwinay, aking pinakikinggan ang mga banal na salita at aral na iniluluwal ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Poncheng. Hindi nga po nagtagal, ako po ay naging isang kaps. Bumilang po ng mayroong 7 buwan. At hindi po nagtagal, ako po ay ibinles ng mahal na apo sa katauhan ng banal espiritu na ako'y mapapabilang sa kanyang mga alagad. Hindi ko po pansin ang bagay na yon sapagkat ika nga po mayroon pang isang bagay na talagang hindi ko po makalikalimutan. Subalit napakabuti po ng Panginoon at ng ating Diyos Amang Dakila. Gumawa po siya ng kaparaanan upang ako po'y maakay sa dakong ito at masasabi ko po tuluyang hinango ako sa putikan sapagkat ang lahat po ng bisyo na aking tinuran ito po ay tuluyang kong natalikdan. At ngayon nga po nananahan ang kapatagan sa aking kalooban. Anumang gawain hindi ako nakakaramdam ng kapagalan. Sa araw-araw na aking pagtalima sa gawain sa dambanang ito, sa tuwi na naririto, nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Kaya napakasarap ng aking pakiramdam buhat ng ako'y akayin sa dakong ito. Sa dating buhay ko po, pag ako po'y meron ng naramdaman sa aking pangatawan, hindi na po ako mapakali. Sapagkat sa tuwi na yun na lamang po ang aking pinakikiramdaman. Subalit ngayon, anuman po ang dumatal na mga pagdadalisay sa buhay ko, aking pong nalalampasan at aking pong nakakayanan. Mga karamdamang hindi po basta-basta karamdaman. Ito po'y aking tinatanggap ng maluwag sa kalooban ko. At ako po ay kusang bukal po sa kalooban ko ang pagpupuri at pagsasalamat sa ating Diyos Amang Dakila. Kung kaya ang mga naramdaman ko sa mga panahong ito ay hindi ko alintana sapagkat ika nga po, ako po'y tuwirang inakay ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos Amang Dakila sa dahong ito
upang ika nga po'y tuwirang magbago ang pananaw ko sa buhay. At ang dalangin ko po sa tuwina na halinawa po ang dati kong buhay na ika nga po'y maituturing na isang tupang ligaw, halinawa po ay hindi ko na pa muling mabalikan. Ito po'y taus-puso kong pinasasalamatan sa ating Diyos Amang Dakila. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay may mga karamdaman na naramdaman sa inyong mga pangatawan, ipasa Diyos niyo po at tuwirang kayo po ay manalig at manampalataya na ang sino man sa Kanya ay nananawagan, ito'y pagkakalooban ng kagalingan, pang-spiritual man. Alam po ninyo mga kapatid, bago ko po ako nakasunod sa atas ng ating Panginoon na maglingkod sa dakong ito, ang lahat po ay aking tinalikdan. Pero meron po isang bagay na hindi ko po tuwirang pang ika nga ay maiwan-iwanan. Ika nga po ang aking pagiging kuminsan po patating din sa sarili ko, dumarating din po yung pag-iinit ng ulo ko. Lalo na po kapag ika po nga tapi-tapito na po ang dumadalo sa aking kaisipan. Kung kuminsan po kasi sa isang katulad po namin, na mentras nalalapit ka po sa Panginoon Diyos, andun po ang mga tukso. At ito po ay masasabi ko po sa inyong tuwiran. Nasa kapwa tao po ang ating higit na pagkakasalanan. Sapagkat yan po ay aking pong naranasan. Kahit na po ika nga, ako'y naglilingkod sa dakong ito. Katulad po na nang naging kaganapang kahapon, medyo ika nga po, para pong dumatal sa akin ang hindi magandang espiritu. Kasi tanghali na po, hindi pa po ako nakagagayak. E batid po ng mga kasama ko sa loob po ng alas 10 media, kailangan po nakagayak na ako upang tumuro rito. Subalit inaakala ko pong madidelay ako. Kaya para pong ika nga, may pumasok na hindi maganda sa isip ko. At nagkaroon nga po ako ng hindi maganda. Ika nga, naging kaganapan. Subalit yun po, ay hindi na naig. Nakuha ko rin po na ako'y dumatal sa dambanang ito upang anuman ang bagay na aking nagawa ay hinikin ko ng patawaran, kapatawaran, at ito po'y aking nakamtan. At mula po kahapon magpahanggang ngayon, dating balik po ang aking galak sa aking kalooban. Maraming salamat po at muli magandang umaga po sa hapong ito. Salamat po kapatid sa binahagi mo. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Katotohanan po, lahat tayo ay sa dating buhay talaga po ay nakalimot sa ating Panginoon, di po ba? Amen po ba? Sige, taas po yung kamay na hindi nakalimot sa ating Panginoon. Talaga pong sa dating buhay natin, talagang wala na sa isip natin yung biyaya na ipinakaloob ng Diyos sa ating udi, yung sariling angkin natin, ang kakayanan ng pinairal natin sa ating katawan. Di po ba? Talagang ganun po. Hindi lang po doon sa karamdaman, kung ano man kapaintulutan ng mga pagsubok, yun ang sabi ni Mami Beth, na lumapit tayo sa Diyos. Kilalanin natin ang Diyos. Kundi habang malakas ka, habang binibigyan pa tayo ng buhay, pagising mo sa umaga, isang biyaya na ng ating Panginoon. At salamat po, pasalamatan natin ng ating minamahal na Apo Kunsing na siya'y ginawang pastol na lahat tayo itinipon sa dakong ito, hindi po ba? Sapagkat tayo po ay talagang nawawalang tupa na tinipon ng ating Panginoon ngayon dito sa dakong banal na ito, hindi po ba? Kaya pong susunod ko po magbabagi sa alagad po si Mardin. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga tagasunod, mga alagad, mga choir, at sa inyong pong lahat. Ako po, hindi lang po ang maibabahagi ko po sa inyo. Hindi lang po ako isang suwail at anong tupa. Kung hindi talaga pong naligawan landas ko, isa pang suwail na masasabing tupa ako.
sa panahon pong ako'y naghihinagpis, nang ako po ay nakapag-asawa, ito po ay babahagi ko sa inyo. Gusto ko pong maano nyo ninyo, malaman ninyo at nang maano nyo na rin ang aking naging buhay. 16 anyos pa lang po ako nang ako'y makapag-asawa. Dahil po sa kaanuhan ko sa aking ama na lasinggero po, sugarol, na halos hindi po kami mauwian, na halos hindi na kami kumakain nung araw na kundi niloko lang niya ako. Hindi niya ako pinakasalan. At lagi niya akong binubugbog. Kung ano-ano pong sakit ng katawan ang dinanas ko sa kanya. Nandun po ang nangyari, isang napakasakit sa buhay ko. Na namatay po ang aking anak. Dalawa po ang naging anak ko. Ayun pa lang una kong naging ano, akala ko na totoo yung pagpapakasal niya sa akin. Peki lang po pala, hindi pa po pala, niloko lang po niya ako. Nang mamatay po ang aking anak, saksi po ang Panginoon sa Santo Cristo po. Halos itinakwil ko na siya, hindi na ako pumunta sa kanya. Hindi na ako nagsimpa sa kanya dahil sa sakit na naramdaman ko nung pong nakaburo lang anak ko. Talaga pong hindi na ako halos umiiyak. Wala po akong mailuha dahil ang nadaramo ko po ang ano ko po sa kanya, ang pagtatampo ko dahil sa nangyari sa aking anak. Lalaki po yun, dalawa po ang anak ko, isang babae, isang lalaki. Nang namatay po siya, itinakwil ko na po, ni nagsimba, ni magano, hindi po ako nagsimba na. Ni hindi ko po siya tinatawag na. Sa buhay ko po pala, nang ako ay nahiwalay dun sa lalaki na yun. Merong isang Rodolfo na dumating sa buhay ko, na nagbigay sa akin ng isang maginhawa at mapagmahal na asawa. Siya po ang nagbigay sa akin. 26 taon na po kaming nagsasama. Ang hinihingi ko lang po sa kanya, ang ako'y mapakasalan niya at ang gusto ko pong maging ang magkasal sa amin ng mahal na apo. Kung iyong po ay pagkakaloob, at ako ay makakasal, lahat po kayo imbitado. Ngayon po, 33 years old na ang anak ko. Sa September 27, 34 na siya. Yun po ang panganay ko. Siya na lang ang natira sa buhay ko. Pero dumating nga sa buhay ko si Rodolfo. Ayan, mapagmahal, mabait na asawa. Na halos wala na po akong mahihiling. At nang ako po ay mapunta dito, na inakay ako ng espiritu, bilang anghel ay si Tito Mario at si Tita Lina, sila po ang naging anghel na nagdala sa akin dito. Na bago po ang takbo ng buhay ko, na wala ang magulo kong kaisipan. Ang sakit nang nandito sa puso ko, hindi ko akalain na ako doon po pala ay dito babaksak. Na dati ay inano ko na po talaga siya. Nung po pala, dito rin po pala ako babaksak sa kanya. Kaya ako po ay nagpapasalamat ng maraming salamat sa kanya. Inakay niya ako rito. Eto po ako ngayon. Isang napakalaking salamat ko kay Apo na naging isang
isang kinuha niya ako, isang alagad ng Espiritu Santo. Salamat po. Salamat po, Diyos po. Salamat po. Sa nakalipas kong panahon, gusto ko po na ayaw ko nang mawalay sa kanya. Napakasarap po pala niyang kasama at magmahal. Higit pa po, opo. Salamat po, salamat po. Salamat po, ngayon ko lang po ito na iano sa inyo. Hindi ko po kinakahiya na naging dalawa ang asawa ko. Yung isa manluloko, yung isa eto, napakabait at mapagmahal. Kaya ako po ay sobrang nagpapasalamat sa kayo ng maraming maraming salamat. At sa aking mga kapatid, salamat po sa inyong mga pagmamahal sa akin. Na, sana po maunawaan niyo ako sa aking kalagayan. Salamat po. At medyo sa, gusto ko po talagang tuwid na handaan ko. Ayoko nang maliko. Salamat po ng maraming maraming salamat sa inyo. Salamat po. Nakakaiyak. Salamat po. Salamat po, kapatid. Sa tagal-tagal ng pinapanahon, salamat sa ating Panginoon sa damdamin na binagi sa kanyang kaisipan. Salamat po, kapatid. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Tawagin ko po ang kapatid natin. Isang choir na po siya. Si kapatid na Ipi. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Medyo po kasi hindi maganda yung aking nararamdaman. Ang masasabi ko po na ako ay naging isang ligaw na tupa ay bago po ako napunta sa dambanang ito. At ang kaparaanan nga po ng naging kaparaanan upang ako ay magbalik loob sa Panginoon ay yung aking naging karamdaman. So, yun po, talaga pong sa unang buhay ko ay ako talagang ligaw na ligaw. Dahil po sa talaga pong iba po ang buhay nang wala ka sa piling ng Diyos. Lahat po ay ginagawa mo kahit na masama, kahit alam mong kasalanan, wala kang takot dahil wala ka nga po sa Panginoon at ikaw ay naliligaw. Subalit, ang Panginoon ay talagang mapagmahal sa ating lahat. Kahit na po tayo ay hindi sumusunod sa Kanya at sabihin ng pasaway po, ay patuloy po tayong minamahal at hindi niya po tayo pinababayaan. At nangyayari naman po sa akin yon sa kabila ng pagiging suwail kong anak ay hindi naman po niya ako pinababayaan. At naging kaparaanan nga po ang aking karamdaman upang ako ay magbalik loob sa Kanya. At doon nga po nung ako'y madako dito, medyo po kasi nanlalata ako eh. Ang totoo po kasi niyan, noong una pong ako'y nadako rito, alam ko po na ako'y nagbalik loob na sa Kanya. At tinanggap ko na po siya na sa aking puso na pinagkatiwala ako na po ang buhay ko sa Kanya dahil ang sakit ko nga, karamdaman ko nga po ay hindi basta-basta lang. Nagkaroon po ako ng breast cancer at ngayon po ay yung sabuto po ang aking pinagdadaanan. Sa mga unang
araw ko po dito, mga unang buwan. Okay po talaga pong pagpunta ko sa dakong ito ay nadama ko siya. At talaga pong ang galak sa puso ko, lahat po ng mga problema ko ay talagang pinagkatiwala ko sa kanya. So napanatagpo ako, kumbaga po natagpuan niya ako nung mga panahon na yon at ako'y nakapagbalik loob sa kanya. So balit ito pong mga nakaraang ilang linggo ay mayroon po akong pinagdadaanan. At ang totoo po, hindi po ako nahihiyang aminin na sa pinagdaanan po na yun ay humina po ang aking espiritu. Siguro po kaya po kung ano-ano na po ang aking nararamdaman, bumalik po ang aking takot. Bumalik po ang pangamba ko. Dahil nga po sa liban po sa aking matinding karamdaman, mayroon po ako ibang nararamdaman. Katulad nga po ngayon na nalalata ako, nanghihina po ako. At yun po, at nabatid ko po sa aking sarili na kaya nangyayari yun ay dahil nanghihina po ang aking espiritu. At ang totoo po, dalawang bagay po ang sa aking pagsusuri sa aking sarili, dalawang bagay po ang nakakapagpahina ng aking espiritu. Yung pong nga pong aking nararamdaman. Dahil sa gabi-gabi po talaga ay nakakaramdam po ako ng sakit. Subalit, hindi ako pinababayaan ng Ama. Sa tuwing ako po ay nagdarasal, nananalangin sa Kanya, napapaaway po ang sakit, nakakatulog ako. Kaya alam ko po na talagang hindi niya ako pinababayaan. Subalit sa kabila po nun, nakukuha pa rin pong mahina na ang espiritu. Dahil mayroon pong isang tao pa rin na nagiging dahilan upang manghina ang aking espiritu. Akala ko po, natanggap ko na siya, napatawad ko na siya. Yun yung araw po na panlalait niya sa akin, panliliit niya sa akin, pangamaliit niya sa akin. Akala ko po, napatawad ko na siya, natanggap ko na siya. Subalit sa tuwi-tuwi na po bumabalik yung mga ginawa niya sa akin. So, hindi po pala. Kaya po, nagsuri po ako sa aking sarili. Sabi ko po, tinanong ko po ang Panginoon, Panginoon, totoo bang nagbalik loob ako sa iyo? Totoo bang tinanggap kita sa akin ng buong buo? Bakit ganito po ang aking nararamdaman? Totoo pong inaamin ko po na sa nakaraan pong mga araw na yan ay nagugulo po ang aking isipan. At sa aking isip nga po ay tinuran na ang sabi po ay, anak, magpakatotoo ka lang. At ang mga banal, ang aking mga banal na salita na iyong napapakinggan ay iyong isa buhay. Hindi lamang puro salita, hindi lamang sa isip, iyong isa puso. At magpatuloy ka lang. At makakamtan mo ang lahat. So parang gumaan po yung aking pakiramdam. At kahapon nga po, pagdating ko rito, bago po ako pumunta rito, sabi ko po, nagdasal po ako na bigyan niya ako ng lakas, ibalik niya yung sigla kasi talaga po nakikita niyo naman nung una masigla ako. Pero nakaraan din ko po talaga po napakabigat ng pinagdadaanan ko. So sabi ko po kahapon, bigyan niyo po, ibalik niyo po yung aking sigla, ibalik niyo po yung aking lakas, yung kagalakan kapag ako'y nasa dambana. So pagtungtong ko nga po rito, nakaabot pa po ako ng joyful. At pinilit ko pa talaga mag-joyful dahil sabi ko sa sarili ko para matanggal yung mga nararamdaman ko. So talaga ikikilos ko po yung mga kamay ko, yung mga paa ko. At yun nga po, natapos ko kahit kalahati lang yung joyful. Mayroon pong isang alagad na sa tuwi na po, kapag ako'y dumarating, hindi pwedeng hindi niya ako sasalubungan at ibebeso. Sa pagkakataong yun po kahapon, pagkatapos po ng joyful, naupo po ako dahil nang lalata po ako. Nakita ko po siya, nakaharap po siya sa mahal na ina. At lalapit siya sa akin, kala ko po ibebeso niya ako. Subalit ang ginawa niya, hinapit niya yung aking ulo sa kanyang dibdib. At siya ay nagwika. At nagwika po ang espiritu ng mahal na ina sa katauhan niya. At lahat po ng kanyang tinura na ito totoo. Kaya habang nagwiwika po siya, panay po ang iyak ko dahil talaga po totoo na. Sabi niya, pagsubok lang anak niya, lumaban ka, lumaban ka. Kaya po, kahapon, pagkatapos niyo po akong kausapin,
Medyo gumaan na po yung aking pakiramdam, nabunot na po yung paratinig sa aking dibdib. Kaya maraming salamat po, kapatid na Tita Dori. At ngayon po, ito, pinipilit ko pong maging malakas, kaya lang po, siguro po, hindi sa yung panahon na lumakas muli yung aking espiritu dahil totoo po nang hihina po ako. At salamat po sa Ama. Hindi niya po ako pinababayaan sa kabila po ng na aking pinagdadaanan na ako'y panakanakay na walay sa Kanya. Kaya maraming salamat po, Ama. At gusto ko pong umawit ulit ng pagsisisi na talaga pong taos na taos sa aking puso. Panginoon, heto ako, lumalapit sa'yo, humihingi ng tawad mo, sana'y kahabagan mo, pinagsisihan ko, tinatanggap pagkukulang ko sa'yo. Nais ko ay magbago, sana'y kapagan mo. Aking Ama, kalungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan kong lahat ang kamalian ko. Panginoon, iduyan mo nang mawalang lungkot ko. Isa pang pagkakataon, dinadalangin ko sa'yo. Panginoon, buksan mo ang puso kong ito. Alam kong nakikita mo, nilalaman ang puso ko. Aking Ama, kalungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kamalian ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan kong lahat ang kamalian ko. Pinagsisihan kong lahat ang kamalian ko. Maraming salamat po. Salamat po, kapatid. Magtibay po kayo, kapatid. Kailangan po, laban lang, laban. Kailangan po labanan natin. Ano naman po yung mga dinaranas natin, mga kapahintulutan. Laban na po tayo habang nabubuhay tayo. Nandyan po ang Diyos. Hindi tayo po bayaan. Ang susunod po, magbabahagi ang ating Mother of the House. Salamat sa iyo, Ama. Muli sa araw na ito pinagkaloob mo upang ihandog sa iyo ang marapat sa pamamagitan ng kinalugdan ang mahal na Apo Kunching na sa amin ay ginamit mo upang matutunan yung kabanalan, paglingkuran ka ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos?
purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Kapatid na Epi, kaya pala isang linggo hindi na kita nakikita umaakyat. Umakyat ka uli. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Laban lang anak. Bawat araw po, sabi ko nga kay Mami Beth, kung paano po kami nagpapahayag ng kadakilaan ng ating Panginoon, kabutihang ang loob na pinagkakaloob po sa bawat araw sa amin, ay lantaran po namin inihahayag sa inyo upang maramdaman ninyo kung kaano kabuti ang ating Diyos. Amen po ba yon? Wala po kayong kamalayan. Sabi ko nga kanina, magang-maga ang aking mata sa pakikibaka. Subalit, salamat sa Ama, sapagkat ibulong mo lang sa dilim, maririnig niya sa liwanag, ibibigay po niya yung marapat. Buhay po ba ang Diyos? At sabi ko nga, kapag ako'y nagising ng madaling araw at nakikibaka, isa lang po yung hiling ko sa Diyos. Ama, hindi ko man i-text ang mga kapatid ko maging isang apo kunching. Subalit, sino man ang gising sa kanila sa ganitong oras, nakasabay ko po na way ipadamam niyo po ako sa kanila na idulog. Sapagkat, napakarami po talagang pinagdaraanan, subalit kailangan po bawat araw ay mapuspos po tayo ng Espiritu upang makalaban. Amen po ba yon? Sapagkat kung hindi po, makakasingit si kalaban. At kapag nakasingit siya, dire-diretso na po yon, malulugmok na po ang inyong katawan. Amen po ba yon? Sa katotohanan lang po, hindi ko kasama si kapatid na Pearl, sapagkat siya po yung nakikibaka. At halos kaming tatlo kagabi ay dilat ang aming mga mata. Subalit sabi ko nga, taning, madaya ka, ang kaya mo lang ay mahihina. Salamat sa Ama, sapagkat sa bawat kaganapan na nagaganap bilang isang nagbalik loob sa Diyos, napakalinaw lang po ang aking napagnilay upang higit mong maramdaman ang paglingap ng Diyos, maging masunurin ka sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sapagkat hindi kailanman mo mararamdaman ang kaukulang paglingap ng Diyos o maririnig ang Kanyang tinig kung magmamatigas ka. At kapatid na Epi, damang-daman ni Mami Beth na in pain ka. At sa bawat araw, anak, mapalad ka sapagkat ito po ay isang kaukulan lang na pampalakas ng loob. At sa may mga karamdaman po, iba-iba lang po yung pinagdaraanan natin. Iba-iba lang. Subalit, iisang Diyos lang ang magpapagaling sa atin. Kaya kailangan po natin magpalakasan. Buhay po ba ang Diyos? Bawat araw po, napakabuti ng Diyos. Kailanman, lalo't higit pagdating po sa awa't habag, hindi po niya titingnan kung sino ka. At hindi rin niya susuriin kung anong taglay mo bago kanya pagbigyan. Kundi sino ka man, ano ka man, saan ka man, kapag katapatan na nasilip ng ating Panginoon ang pagdulog mo sa Kanya, pagbibigyan Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At sa katotohanan po, sabi ko nga, sabi ko Mami Beth, napakarami po talagang, halos naghahabol po talaga ako ng oras. Pagbulat ng mata, may estudyanteng hinahatid, dalawang oras naghihintay, pagbalik, si kapatid na Pearl nakikibaka, hindi makahinga. Inapuhap, puha ng dahon, balik-balik, hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito nakatindig. Alam niyo po, purihin ang Ama, sapagkat kung bilang pagkatao nga po ay hindi ko makakaya, sadyang hindi ko kaya. Subalit salamat sa Kanya, sapagkat kailangan may maganap upang makita po nating lahat kung paanong tumupad ang Diyos na makatotohanan sa ating buhay. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayong may mga karamdaman, laban po kayo. Laban po. Sapagkat ang ating Panginoon, lagi na lang po nating isipin na kaya may gawain ganito, may isang apo ko siya na ginamit upang maramdaman natin ang tunay na paglingap ng Diyos. Amen po ba yon? At sa dakong ito ay naging kaparaanan po niya kung paano pinahayag ni Mami Beth yung kanina, kung narinig niyo po at yung mga kapatid ko pang nauna, yun po ang aking maibabahagi sa inyo. Ang pagbabalik loob sa ating Panginoon ay bigyan po natin ng halaga yung totoong pagbabalik loob, sapagkat ang magagawa ng tao ay may limitasyon, may hangganan.
Subalit ang magagawa ng ating Panginoon, magbalik loob ka sa Kanya na ang taglay mo lang ay puso mo at katapatan mo, hindi Kanya iiwanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, wala man po ang ating mahal na Apo at bukas nandito na po siya. Nawa po ang mga nagbahagi po ay nagdulot po sa inyo ng mainam na punla sa puso nyo. Na ang bawat aral ng ating Panginoon na tinanggap ng mga kapatid ko at tinanggap ko po sa dakong ito, ay tuwirang maging bukas diwa sa inyo na ito na pala yung nagagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? At kung yun po ang nagagawa sa buhay ng bawat isa, iba't ibang kaparaanan na ginagampanan ng ating Diyos, magagawa rin pong ibigay sa inyo ng Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat sa katotohanan lang po, sa amin pong pakikipagniig sa Diyos sa dakong ito, ayaw po namin ipatalo ang Diyos. Sapagkat sa unang buhay po ay pinakita na niya kung ano yung kayang gawin ng tao. At ang hantungan po yun ay lumbay. Amen? Hindi po kayang ibigay ng tao ang habang panahong galak. Kundi, at the end, sa paglingap mo sa Diyos at pagbabalik loob mo sa Kanya, mararamdaman mo ang tunay na galak, ang tunay na pag-ibig ng Diyos na siya lang makapagbibigay sa bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga kapatid na may mga karamdaman, kapatid na Epi, anak, let it go, sabi ni Mami Beth. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yan? Opo. Simple lang po ang maibibigay ko po sa inyong iiwanan sa oras na ito. Yung mga taong nanakit sa atin sa unang buhay, pinahintulot po yun ng Panginoon. At doon sa pahintulot na yon, hindi dapat natin silang kamuhian. Amen? Kundi pasalamatan sila dahil ginamit po sila para tayo maging matibay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kung hindi, sa unang buhay, ganyan din ako eh. Akala ko, hate na hate ko na ang mga tao. Sabi ko nga sa inyo, subalit dito rin ako bumagsak sa harapan ninyo, mga tao pa rin. Amen po ba yun? Sapagkat pinakikita lang ng ating Panginoon na hindi mo siya kayang taguan. Amen? Kundi lahat ng kaukulan, anak, lalakas ka uli. Let it go. Let it go. Let it go. Ganun po, ano? Ganun lang. Tanggalin po natin ng lubos upang sa bawat araw, ang pagbabalik loob po natin sa ating Panginoon ay mabigyan po natin ng puwang yung kaya niyang gawin sa ating mga puso. Amen? Sapagkat kung naroon pa rin po yung 6666 na maliliit kumbaga po sa isang remembrance ng imported na halimbawa ay pabango, pagkain, itinatabi nyo pa yung basyo sa inyong mga puso, eh wala na po yung magagawa. Basyo na po yun. Ialis nyo na po yung basyo na yon at ang Ama ang magbibigay ng panibagong ilalagay sa puso nyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, kung mayroon po talaga, hindi po, maglalaban lang. Maglalaban lang. At sabi nga ni kapatid na Arlene, salamat anak, hindi maaaring hindi mapuspos ang bawat isa. Kapag naramdaman niyo po ang ginagampanan ng bawat isa, yung kalaliman nito, hindi talaga maaari namin bigyan ng puwang si Satanas sa isip namin at sa puso namin. Bakit? Sapagkat hindi po kami makatutupad. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po talaga. Kaya sa bawat araw, ipinananaig po namin yung lahat ng kaukulang magagandang ginagampanan ng Diyos sa aming buhay. At ano man yung karamdaman, ipahintulot man sa akin, halimbawa ngayon, yung talampakan ko po, sadyang napakasakit po talaga. Siguro naranasan nyo yun, bawat pag-apak nyo parang madudurog yung laman sa talampakan. Subalit, sabi ko nga, talampakan lang ito eh. Talampakan lang. At wala siyang sugat. Kaya kahit ipukpuk ko siya, hindi, masakit man, subalit alam ko si Satanas ang nasasaktan. Boy po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, sa mga ganong kaparaanan po mga kapatid, kung paano ating mahal na Apo Kunching ay naririnig nyo naman po kapag nagbahagi ang banal na Espiritu, ang bawat kaganapan ay pinadadama din sa Kanya. Ang bawat pagdalisay ay pinagaganap sa Kanya upang maipatutuo na ang bawat kaukulang ibinababa ng ating Panginoon ay lahat ay may angkop. Kagaya po nung sinabi ni kapatid na Epi na kung paanong
nilingap siya ng mahal na ina sa pamagitan ng kapatid na Dory at si kapatid na Marlene, kung paanong sa unang pag-ibig ay naging failure, binigyan din ng angkop ng ating Panginoon na higit na mapagmahal. At nakita niyo po yung bahagi ni Mami Beth na kung paano sa unang buhay ay lahat pinabayaan lang siya ng Ama. Subalit ngayon, nung andito na siya, isipin niyo po ang kagandahan. Hindi na siya ang gumawa, kundi ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng Ama. Boy po bang Diyos? Yun lang po, mararamdaman niyo na takda-takda at angkop-angkop. Kaya nung nagbabahagi si kapatid na Marlene, mas mapalad pa pala ako sa kanya. Boy po bang Diyos? Amen po ba yun? Opo, iba-iba po pala yung kaganapan sa bawat isa. Ngayon lang po namin narinig yun. Yung pagbubukas niya po ng kanyang karanasan. At doon po sa mga karanasan na yun, ina-appreciate po namin lahat yun. Sino man ang may karanasan, ina-appreciate po namin yun. Bakit? Doon po namin higit na papahalagahan ng Diyos sapagkat doon namin nararamdaman na hindi kami binaliwala ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, ito lang po ang iwanan ko po sa inyo sa pagbabalik loob po natin sa ating Panginoon. Sikapin po natin maging masunurin. Sapagkat kapag gusto mo siyang makamtan sa buhay mo, mayroon po siyang ibababang batas para sa iyo. Amen? Totoo po yun. Pakinggan niyo po. At makikita niyo na unti-unti ka na niya ilalayo sa mundo ng tao. Although pinahintulutan niya na sa mundo ng tao ka, subalit ang lahat ng gagampanin mo, nakamasid siya. Amen? Kaya sa dakong ito, yun po yung patuloy po naming pinahahalagahan dahil ang Diyos ay tunay na nagmahal sa amin at sa ating lahat sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Kaya sa bawat araw ay isang napakalaking lakas at katatagan yung mapuspos ng Espiritu at sa pagbabalik loob sa Kanya ay patuloy na gumawa ng mabuti. At upang higit po na hindi ka maninibago na sa iyong ginagampanan, ito po iwanan ko po sa inyo, gawin nyo lang po usual na gumagawa kayo ng mabuti. Wag lang ngayon, wag lang bukas. Araw-araw, oras-oras, gawin nyo pong mabuti. Alam nyo po, hindi nakakapanipanibago sa iyong sarili. Kundi bawat araw, makikita mo na lang, ibinabalik na ng Diyos yung gantimpala sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya, kapag binigay po ng pagkakataon ng Ama na, eto na anak, samantalahin mo na yon. Amen? Wag mo nang pahintulutan na, ah, bukas na lang God. Uunahin ko muna ito. Wag. Unahin mo muna siya at saka muna balikan kung hindi nakaukulan sa kanya. Amen? Sapagkat, sabi nga, mamili ka between sa tao at kay God, si God pa rin. Sapagkat siya lahat ang magmamanipula. Sa kanya lahat ang control, sa kanya lahat ang kaparaanan, at sa kanya lahat ang kasagutan ng lahat ng ating hinahanap. Nawa po tayong lahat, hindi man ang mahal na Apo Kunching ay inyong nasilayan bilang katauhan, subalit ang ating Panginoon sa pagbabahagi ng mga kapatid ko, sa gitnang ito at tayong lahat na inakay ng ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay ay hindi natin nasisilayan, subalit ang Espiritong Banal ay binahagi na sa bawat isa upang patuloy nating maramdaman at bigyan ng halaga na kailanman ang ating Ama ay hindi lumisan sa sanlibutan, bagkos sa bawat araw ay nagmamahal, lumilingap at bumubuhay at patuloy nagpapadama na tayo'y Kanyang mahal na mahal. Nawa po, tayong lahat ay magsilaban at patuloy nating kamtin ang kabutihan ng ating Panginoon upang tayo maging matatag at matibay sa bawat araw ng ating buhay. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Salamat po, Mami, sa binahagi mo. Katotohanan po, katotohanan talaga na dapat lang natin labanan ang hamon ng buhay. Di po ba? Ano man mga pagsubok, mga dalahin natin, pang tao lang yan eh. Pero kailangan natin pang spiritual. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating pong pagwawakas. Tawagin ko pong dalawa upang mag-alay ng awiting ipaglalaban. Si kapatid na Myrna at kapatid na Bunso. Salamat po sa Ama. Walang panimulang pag-ibig.
Hanggang wakas, iniibig ka ng Diyos at iibigin ka niya. Amen po ba? Subalit may pasubali kung paano ka inilalaban ng Panginoon, ipinakikipaglaban kahit tayo'y makasalanan. Ano po ganting ibibigay natin? Ipaglaban siya. Amen? Subalit ayoko pong i-dare si kalaban. Basta po, lumaban po tayo mga kapatid. Diba anak? Amen. Ako Mike. Hello. Sound check. Okay, meron. Laban. Ang sarap ng araw na ito. Salamat po, Aba. Sa paglingap mo. Puro supportive ang mga anak ng Diyos. Laban! Purihin ang Diyos. Okay po, Tay. Anak na, Epi. Laban, anak. Laban. Ikaw ang pagpasa, nasa iyo ang ligaya. Sa piling mo, Aba, buhay ko ay nagbago. Anhin pa ang buhay kung wala ka sa amin. Mabuti pa pumala kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw ko mawala. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kapilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Ano man ang pangyari, ayaw ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap.
Sapagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay. Ang ating pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat po. Purihin at dakilain ang Ama. Sabi ko kay Mami Beth, sapagkat kanina tinawag ako ng Ama upang umawit, gustong-gusto ko pong magbahagi. Wala po kayong kamalayan, hindi lamang po kayong mga tagasunod. Kung papaano po ang mga alagad ay kapwa may pinagdadaanan. At habang nagbabahagi po ang anak na Marlene, ibinalik pandama sa akin ng Panginoon kung anong pinagdaanan niya ay halos si isa sa unang buhay. Na kung kaya't nasabi ko na ako ay hambing sa tupang ligaw. Akala ko nung mga panahon na yon, ang makapagpapahupa ng nagdaramdam kong damdamin sa pagkawala ng aking kaunting naipon ay ang espiritu ng alak, ang espiritu ng masasamang bisyo na natutunan ko, tinanggap ko, hindi ang espiritu ng Panginoon, espiritu ng alak, espiritu ng sigarilyo at lahat ng ipinagbabawal na. Lakas nyo nga po, Mami Beth. Gamot! Tingnan nyo po ako ngayon, mukha po bang pinagdaanan ko yon? Purihin po natin ang Diyos at palakpakan siya. Sapagkat, nung ligaw na ligaw nga po, akala ko yun ang kalutasan. Na ipahayag ko na po, hindi ko na po uulitin, sapagkat kung paano nyo narinig ang anak na Marlene, hambing na hambing po sa pinagdaanan. At ang sabi ni Mother Marisa, di po ba Mami Beth, hindi marapat ikahiya ang katotohanan na pinagdaanan, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa maruming nakaraan. Ngayon, masaya po ako sa aking buhay, bagamat manakanaka na napagtuturanan ng banal na espiritu, tanggapin po natin. Kaninang nagpapahayag po si Mami Beth, Mami Beth, para pong ako yung sineser mo na ng banal na espiritu. Ganyan po kadakila ang Diyos. Hindi tuwid ang Diyos ang bababa, sabi ni Mother, wika ni Mother. Subalit bababa ang banal na espiritu ng pag-ibig, pagkalinga, pangangaral sa pamamagitan ng mga kapatid na gagamitin. Kaya't ang bawat kapatid na ginagamit, tanggapin po natin ang mabuti nating matatanggap. Ikaw naman, Anak. Amen. Kanina po kasi, nung nalaman ko na si Tatay ang facilitator, nabasa ko sa Ebanghelyo yun nga pong ligaw na tupa. I mean, tupang ligaw. Since sabi ko kahapon, nasambit ni kapatid na Verhel at saka ni Mami Beth, ayon sa kanilang pagbabahagi, yun nga po, hambing sa isang naliligaw na tupa sila. Sabi ko, bukas aawitin ko yung tupang ligaw. Subalit nga po, hindi nagkaroon ng pagkakataon na ito po ay maawit sapagkat si nanay nga po ang umawit. Kanina naman po, kayamanan. Di po ba yung kanta doon sa Tupang Ligaw is kayamanan at lahat. Eh, nakalimutan po namin yung kayamanan doon. Yung kayamanan doon po sa ipaglalaban. O sabi ko, para ka kung, di po ba, magkaparehas lang po, magkaparehas yung kaninang awit ng mga po, Tupang Ligaw at saka yung sa ipaglalaban. So sabi ko, bakit kaya ako nakalimutan yung kayamanan doon nga po sa ipaglalaban ko. Ano nga po kaya ako ang mensahe nito? Habang nagtuturan si nanay, sabi ko, marahil ay marapat ko masambit ito. Kayamanan sa lupa, hindi marapat hanapin ng sinuman. Ang marapat hanapin nga po ay ang Diyos na buhay na makapagbibigay, yes, ng kalahat-lahatan. Amen po ba yun? Sapagkat siya nga po ang kasaganaan.
kasaganahan. Amen po ba? Kasaganahan ng lahat-lahat na hindi lamang po pang material, hindi po yung pangailangan natin sa ating lupang katawan, ang ating spirito. I mean, espiritu sa ating katauhan. Amen po ba yun? Kaya pupurihin at dakilain ang ating Pinoy Panginoon sapagkat siya po talaga ang nagbibigay ng kalahat-lahatan sa ating buhay. Kaya patuloy tayong nakauusad at nakalalaban. Amen po ba? Kaya napakagandang awiting ipaglaban po natin ang ating Diyos na buhay sapagkat meron po siyang plano sa ating lahat kung bakit patuloy niya po tayong inaakay sapagkat tunay nga pong tayo ay kanyang minamahal. Amen po ba? Kaya wag po kayong magsawa. Ano po? Bagamat wala ang ating mahal na po, kundi subalit ang espiritu niya ay kapiling natin sa tuwid. Amen po? Kaya po, maraming salamat po. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, tayo po ay lumaban, makipaglaban, ipakipaglaban ang kalooban ng Diyos, ang kanyang kagandahang loob, hindi makipaglaban upang makipagtuligsaan, kundi ipakipaglaban natin na siya'y buhay, na siya'y may magagawa, at sa ating mga may karamdaman, siya lamang ang kalutasan. Amen. Salamat. Purihin ang Diyos. Palapakan natin muli ang Diyos na buhay. Thank you, Lord. Thank you, me. Katotohanan po. Sa pagwakas po natin, lahat po ba ay nabusog? Nabusog pong ating ano? Salamat sa Diyos. Palapakan natin muli ang Diyos na buhay. Sa pangwakas po, tawagin ko po si kapatid na Berhel sa pag-aalay ng panalangin. Inaanyayahan po ang lahat na magsiluhod para po sa ating panalangin.